what I've been saying, guys, na kung ano-ano yung mga pinagsasabi ni Eli Soriano na hindi raw mismong si Jesus Christ ang Diyos Ama, while in fact, I can assure you na parang yung mga Katoliko, they've been actually using the same thought or same belief that I do have. So, kailangan talaga i-classify natin talaga kung sino yung nagsasabi talaga ng totoo, kung sino talaga yung nagsasabi ng makabuluhan na talagang naaayon sa Biblia, or it's just somebody who's just trying to read something na kung ano yung word per word na sinasabi na mismo dito sa Biblia, and then yun na yun, okay? But right now, I have to prove to you guys na mali kung ano yung aral mismo ni Eli Soriano or Eliseo Soriano. And I've got a lot of verses right here in order to be able to punch him kung ano yung ano, not literally punch, but it means I'm going to really, really wake him up in terms of his being a blind for 56 years, okay? And just like what the Bible says, that I will use the foolish things in order to shame the wise, and I will use the weakest things in order to shame the strong. Okay. So kung nagkataon na ako mismo yung pinili ng Diyos at sa akin nagpakita mismo yung truth sa langit, and of course sa akin mismo nagpakita kung ano yung mga dapat makita ng lahat, and then right now I'm really going to open your eyes because this is the real truth. All right. So ngayon, when I was saying about the parables, okay, it says here, Hosea 12:10, I spoke to the prophets, gave them many visions, and told parables through them. So meaning to say, kung ano yung nakikita ninyo na nababasa ni Eliseo, na siya ay nagbe-base lang doon sa word per word per word, well, according to God right here, sabi niya, I spoke to the prophets, gave them many visions, and told parables through them. Okay? And Matthew 13:35, so was fulfilled that was spoken through the prophets, I will open my mouth in parables, I will utter things hidden since the creation of the world. So lahat ng mga sinasabi niya na nasa Biblia, na through those prophets, kung sino-sino yung mga nagsulat, kung sino-sino yung mga naglagay ng mga, kung ano-ano mga binili niya, meaning to say, they were all written in parables, alright? And 2 Corinthians, he has made, ito, 2 Corinthians 3:6, he has made us competent as ministers, as a new covenant, not of the letter, but the Spirit, for the letter kills, but the Spirit gives lives, okay? And since through letters lang ang in-evangelize nitong si Eli Soriano, so meaning, walang kabuluhan ang mayon, because through the letter kills. So, ibig sabihin talagang pinapatay lang niya kung ano yung katotohanan. But the Spirit gives life. So, Espiritu Santo na mismong nagdi-dictate sa kanya, kundi nagbabase lang siya through word per word sa Biblia. Diba ganon? Kaya nga sinasabi niya na, oh, magbasa tayo ng Biblia everyday. Kahit everyday ka magbasa, kung hindi naman talaga nasama ng Spirit, wala rin kabuluhan. Okay? Because here, I am the way, the truth, and the life, sabi ng John 14:6. Then you will know the truth, and the truth will set you free. All right, Proverbs 1:5-7. Let the wise listen and add to their learning, and let the discerning get guidance. So kailangan mabigyan talaga siya ng guidance, kasi talagang siya yung nagdi-discern sa mga people. Talagang nililigaw niya yung mga tao dahil lang sa mga paniniwala na kung ano na yung word per word per word, yun na yun. Walang kabuluhan, okay? For understanding proverbs and parables, the saying and riddles of the wise. So, ibig sabihin, kung ano yung mga ibinibigay niya noon ng mga salita, they're just in parables, okay? Those are the sayings, lahat ng mga yun ay mga riddles na only those people who were given the knowledge of understanding, sila lang ang totoong makakabigay talaga kung ano yung totoong mga meaning. The fear of the Lord is the beginning of knowledge, okay? But fools despise wisdom and instruction, okay? So, ibig sabihin, katulad yung nasa Job mismo noon, sabi niya, the fear of God, and of course, shunning the devil. So, kung ikaw ay isang tao
na talagang ayaw mong ma-distract, you have to shun the devil. So you have to put a boundary right there. You have to put a wall. Kaya ako, every time na may mga pumapasok, mga nag-distract, every time na may mga pumapasok, nagbabas, every time that may mga pumapasok na talagang sinisira kung ano yung paniniwala ko, I just have to put a boundary right there, a wall, okay? Because it says shunning the devil. You have to shun the devil, meaning close, put a boundary against the devil. Otherwise, pag in-entertain mo sila, kapag binigyan mo sila ng way para makapasok sa'yo, meaning to say, you're always gonna be in a total distraction kasi nga naman, in-entertain mo. Kaya every time na may mga nagpapasok sa akin ng mga kung ano-ano, mga pictures, mga articles, o kaya mga videos, mga kung ano-ano, para sa akin, why do I have to entertain the devils? I know the truth, so that's good enough. So why do I have to entertain the devil? Okay? Kasi yun nga naman ang bilib sa Job, do not entertain the devil. You have to have the fear in God. So why do I have to have a fear of these people na nagbibigay sa akin ng mga maling kung ano-anong mga binibigay nila sa akin? They didn't have the truth. I have the truth. So kasha na yon. If you are really believing na nasa yon truth, you do not have to entertain any lies at all. Okay? So ngayon, ang aking number one talaga na itinidiscuss regarding yung si Jesus Christ daw ay hindi daw siya ang God mismo. Hindi daw siya yung talagang with the supreme power. Inacknowledge niya na the Son is God, pero He doesn't have the same or equal power or authority as the Father. Pero mali siya, okay? Matthew 13:10-13. Okay. The disciples came to him and asked, "Why do you speak to the people in parables?" He replied, "Because the knowledge of the secrets of the kingdom of heaven has been given to you." So, binigay lang niya doon sa mga disciples, ibinigay lang niya doon sa mga prophets. Okay? "Because the knowledge of the secrets of the kingdom of heaven has been given to you, but not to them." So, ibig sabihin, hindi na ibigay kay Eli Soriano, because Eli Soriano obviously is not giving the truth. Kasi nagbabase nga naman siya sa word per word. "Whoever has will be given more, and they will have an abundance. Whoever does not have, even when they have will, be taken from them. This is why I speak to them in parables." Alright. So kung sino may mga will talaga na makuha yung talagang wisdom of knowledge and understanding, ibibigay niya. Pero doon sa mga tao, whoever does not have, wala sila eh. Hindi nabigay talaga sa kanila kung ano yung wisdom of knowledge and understanding. So kahit ano ang sabihin nila, hindi maibibigay. They will be taken from them. This is why I speak to them in parables. Kaya, ang ibig niyang sabihin, kaya lahat ng mga ibinigay niya sa mga disciples, sa mga propeta, puro parables yan. Kasi sila lang ang nakakaintindi. Kasi sila lang ang nabigyan talaga ng wisdom of knowledge and understanding. Matthew 13:34-35, Jesus spoke all the things to the crowd in parables. So, ibig sabihin, everything that were given to the crowd, ibig sabihin, lahat ng mga tao na nasa crowd, they were all given the words in parables. He did not say anything to them without using a parable. See? Pero bakit hindi nakikita ito ni Eli Soriano? Kasi hindi nga naman talaga siya nabigyan ng knowledge of wisdom and understanding. Wisdom of knowledge and understanding, talagang naka-close yung mata niya kasi hindi niya nakita ang mga verse ng mga to. Ipinakita sa akin ng Diyos, obviously.